Bagi-update ko lang kayo sa price ng ating unit na si Huawei Pura 70 series. Bale, ito si Pura 70. Bale, ang price niya is 47,999. Ito yung pinaka-baga low version sa Pura 70 series. Then, ito naman yung Pura 70 Pro. Ang price naman nito is 59,899, which is, ito yung naka 512GB and 12GB RAM. Thus, ito yung pinaka-high-end version na si Pura 70 Ultra. Magati yung pinaka-top the lane din namin na smartphone. Ang price naman nito is, ito sir, 79,899. Bakit ba ganyan kamahal yung price ni Pura 70 Ultra? Ito kasi isa sa mga smartphone ni Huawei na meron siyang tinatawag na retractable camera, which is para siyang para siyang DSLR, yung umaangat yung pinaka sensor niya. Kumbaga ano siya, 1 inch. Ito sir, pakita ko lang sa inyo. Bali pag inopen niya yung camera, ayan. Nakaangat siya ng 1 inch. Kung mapapansin niyo siya. Tapos si Pura 70 Ultra, yan. Ano siya? Naka starry better vegan leather design. Kumbaga kakaiba talaga siya sa lahat ng smartphone. Tapos ito yung pinaka ginagamit ni Huawei na lens ngayon, si Huawei X Mage. So yun lang naman, in-update ko lang naman kayo sa mga bagong sa price range ng ating Pura 70 series, which is Pura 70 Ultra, Pura 70 Pro, then Pura 70. Tapos pag in-avail nyo nga pala, may promo yan ngayon. Once na i-avail nyo yung mga Pura 70 series, may kasama siya na Huawei tablet na pre. Yun yung pinaka-previous niya. Kumbaga, nakabili ka na ng high-end na phone, may previous ka pa na tablet. Ganun kaganda yung promotion ni Huawei ngayon. Ano tablet yung dito? Bali, ito yun, sir. Hindi ka na tablet. Worth 8,000 din naman yung tablet na pre. Magkano? Worth 8,000 din naman. 8,000? Hindi bilhin ka dito pinaka-high-end. May kasama na siyang Huawei na tablet na worth 8,000. Okay. Ito, ito naman ito. Bale, ito naman yung sa mga mid-range phone, si Huawei Nova 12i and Huawei Nova 12 SE. Bale, ang price range nito ni Huawei Nova 12i, 12,899, which is naka 256GB, 11GB RAM. Tapos, supporting na siya ng 40 watts Huawei Supercharge Turbo. Then, naka 6.75 display, 6.7-inch display. Kumbaga mapapansin na siya, bezel-less na siya. Then, naka EMUI 14. Mga pinakabagong EMA version ni Huawei. Tapos yung pinaka camera yan sa likod is naka 108 megapixel resolution camera. Tapos ito naman si Huawei Nova 12 SE. Bali, ang difference lang naman nila, ito is, ang price nito is 15,999. Same naman sila, 256 and 11GB RAM. Ang nagkaiba lang sa kanila, ito is naka OLED display. Mga mas maliwanag yung pinaka display niya. Kahit under the sali, kita mo pa rin siya. Matas ang nits niya. Sir. Tapos yung pinaka front camera niya is naka 32 high resolution front camera naman. Ito kasi 16 megapixel. Tapos ito is naka 66 watts Huawei Supercharge Turbo. Kumbaga mas mabilis po siya mag-charge, confirm mo dito. Tapos yun nga, supported din siya ng EMUI 14. That's, ayun yung pinakaan niya. Tapos ito naman ang promotion niya sir, pag binili mo siya, may kasama siyang Huawei Privacy SE 2 na worth 1,600. Ayun yung pinaka-pre niya ngayon sa unit na to, kahit ano sa dalawang yan. Kamusta naman mga tablet? Bali, sa tablet naman sir, ito yung sa tablet natin. Bali, yung pinaka-price niya is, ito yung pinaka-bagong na last na dinemo natin, si Huawei MatePad 11.5S. Yung pinaka-price niya is 29,999. Bali, yung promotion niya tuloy pa rin naman sir. Pag in-avail nyo siya, may kasama pa rin siyang Huawei keyboard, Huawei pencil, then Huawei mouse. Tsaka ito yung maganda sa kanya, yung Huawei WPS. Yung pinaka-PC level na WPS. Ito yan. Kumbaga kung kailangan mo mag-edit ang mga Word, Excel, PowerPoint, kompleto na siya. Tapos yung yun nga, yung meron na siyang... Ito, meron din siyang Huawei Go Paint. Yan, if ever mahilig ang mag-drawing, yan, magagamit nyo siya. Kumbaga ito, para kami sariling sketchbook. Kompleto na yan dyan. Tapos yung isa pa, yung Huawei Notes naman. Ito kung may mga pinapa-take down notes sa inyo, kumbaga kung may gusto kong sulat, maganda siya. Kumbaga maraming kang pagpipilihan, meron siya mga writing, work and education. Ito, parang may sariling notebook mo rin talaga. Pwede mo siya i-customize, pwede mo palitan ng mga picture. Tapos isa na lang is ating Huawei. Ito, yung pinaka-pencil. Nakaano na siya, third generation na Huawei pencil na power by Nearlink. Si Nearlink, kung di nyo natatanong, 6 times better than Bluetooth. Same din sa keyboard, naka-Nearlink na rin siya. Kumbaga, ito yung pinakabago namin ngayon sa tablet. More on productivity, ito yung keyboard niya. Nade-detach yung keyboard niya.
Tapos yung unit naman ito, kung mapapansin nyo naman, nakaano na siya, paper mat 2.0. Kumbaga, ang pinaka-purpose din naman kasi niya, anti-glare, anti-reflection, tsaka yung fingerprint, hindi mo siya masyadong makapit kahit pasmado ka. Tapos ito yung pinaka-ano natin, entry-level na tablet. Si Huawei MatePad SE11, dalawang version siya. Meron tayong 6GB 128, tsaka 8GB 128. Bali, ang difference lang naman ng dalawang to, doon lang sa RAM. Mas mataas yung RAM yung isa, yung 11999. Tapos yung isa, 6GB 128999. Tapos, pag ito dito sa 11999, may kasama siya na Huawei M-Pencil Lite. Kumbaga sa yun, sa kung mga sa mga nag-i-start mag-gumamit ng tablet sa mga bata, magagamit din nila to. Ganda rin kasi itong pen ni Huawei na to. Kaysa gumamit ka ng mga universal na pen, para rin gumagamit kasi ng ballpen dito or lapis. Maga kahit nakadikit yung pinaka-pal nyo, hindi siya nag-i-drop. Kasi itong unit naman na to, maganda rin naman siya sa halagang 11999 tsaka 8999. Yung pinaka-specs na rin naman is, ano na siya, naka 7,700 mAh yung pinaka-battery, kumbaga long lasting na siya. Tapos supported pa siya ng 22.5W charging. Then yung screen niya is naka 11-inch. Tapos kung yung mapapansin nyo yung design niya is naka, ano na siya, kumbaga box type. Kumbaga mas handy siyang dalhin. Sa speaker, malakas din naman siya, naka quad speaker na siya. Bali, yun lang naman yung update natin sa mga bagong unit natin. Kumbaga kung may gusto kayo tanong, pwede naman kayo pumunta dito sa Huawei SM Tansa. Hanapin nyo lang, my name is Lewis. Yun, assist ko kayo. Meron ka Lewis pang kasama yun, ano? Oo, sir, yung kanina mga nabanggit ko. Kumbaga, yung pinapi. Yung siyempre yung options pa rin? Oo, yun pa rin, sir. Home credit, credit card, G-gifts. Basta lahat ng credit card na kasi rin interest. Meron din mga selected box na 24 months. Tapos yun sa home credit na kasi rin interest din naman. Okay, so na kailangan ko nga, ano? Ano ito? Para makapag-just speed niya, di ba, nakakakunin? Yun, bagay ito kasi may in-highlight si Huawei ngayon sa mga flagship niya. Bagay ito, ano, pinaka-purpose nito is meron kasi si Huawei na hinahil sa camera niya na ultra snapshot. Itong ultra snapshot, kumbaga kahit malikot yung kamay mo or may mga pinipicture ka moving object, kaya niyang kuhanan ng hindi mo na kailangan edit. Kumbaga, ine-enhance yung pinaka-photo. Kumbaga, ang pinaka-purpose kasi talaga nitong ultra snapshot, hindi mo na kailangan magawa na mag-set ng mga settings kung may mga pipicture lang, lalo na kung mga mabilisa, alam mo, mga sasakyan, may tumatakbo. Kumbaga ito, punta ka lang agad sa camera, tapos hanapin mo lang yung snapshot, pag-capture mo, ganun na kabilis. Usually blurry, eh, pag wala yun, eh, no? Yan, ayan, snapshot. Ayan, no? Ayun ang pinaka-purpose niya. Kumbaga, hindi mo na kailangan edit sa mga settings pa. Pagka-click mo na yung snapshot, shot na agad. Okay, thank you, Lewis. Thank you, thank you. Thank you din, sir.